tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang 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 morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Lunes. Hi partner. Hi partner. Hi mga kabisyo. Kumpleto pa ba tayo diyan? Oy, very good kung kumpleto. Ang mga ipin po. Yan, kumpleto pa ba sila? Good news and bad news yan, partner. Good news kung kumpleto pa kasi syempre, di ba? Oh. Ang sarap naman talagang kumain, ang kumpleto pa ang ngipin. O kaya, try diba? Mong dalawa lang yung matira dyan. True. Paano ka kakain ng pusit mamaya? Yung pusit na nanlalaban. Mabuti man lang kung pusit na malambot. Oh, yung fresh, 'di ba? Yung bagong ahon tapos sa inihaw siya ganyan tapos kapag kakinain mo malambot. Yan. Eh pero ko yung mga pusit dito sa Maynila, 'di ba? Na parang ano po ba 'tong kinakain ko? Pusit po ba o chinelas? Paano kung dalawa nga naman ang ngipin mo doon? 'Di ba? 'Di ba yung pusit magiging candy kasi sisip-sipin mo na lang, di ba? Kaya maghapon mong sip-sipin yun, hindi pa mauubos yun. Correct, di ba? Naubos na rin yung dalawang natitirang ngipin, yung pusit hindi pa ubos. Di ba? O good Totoo. News, kapag kakompleto pa ang ngipin, at ang sarap tumawa, ang sarap na mag-ngumiti, yes. Na kompleto pa ang ngipin, sabi nga, smile while you still have teeth, di ba? Yes. Medyo, sabi ko, good news, bad news. Bad news, kunabawa, kompleto pa yung ngipin. Oh. Bakit? Kasi partner, yung iba dyan, ako naranasan ko yung partner, yung sinasabing kumpleto, pero yung mga ibang ngipin, mga kalahati na lang sila. Yung mga nanganganib na silang kailangan na silang bunutin, kaya mahal. Ito na naman tayo, alam mo nung araw, talagang sa trulalo talang halong eklabo, yung mga mayayaman lang yung pumunta ng dentist. Di ba, partner? O kaya hindi naman namin kinalakan na pumupunta ng dentist regularly. Totoo. Walang ganun. Narealize ko anong malaki na ako, sakalang kailangan magpalit ng toothbrush after three months. So, diba? Neto lang po namin na-realize. When we reach our 40s, yung mga nagulat, ay, ganun po ba? Alam mo yung toothbrush mo, nang aano na yan. Diba? Kung nakapagsalita yan, ako talaga minura ka na yan. Pagpahingahin mo na. Naghihingalo diba? Na nga siya. Sa true lalo. Nilulupasan yung mga bristles niya. Correct. Diba? Galit-galit na talaga sila kasi wahiwalay na sila. Gusto nila mamahinga. Talaga, sa true, ganyan. De, pero totoo, di ba? Nung araw, parang... ilan lang talaga yung pupunta ng dentista. Hindi ko alam kung mahal ba siya na profession. Mm-mm. Or doon sa amin sa Highway Hills, Mandaluyong City nung araw, isa lang kasing dentista. Uy, totoo yun. Bibihira. Kami din sa bayan namin, parang dalawa lang yung kilala naming dentista. Mm-mm. Ngayon madami na kasi eh. So that time, bukod sa bibihira yung dentista, hindi pa lahat afford. Correct. Siyempre, bunot lang talaga yung pinakamura. Tama. Yun yung kaya mo yun yung afford mo, 'di ba? Para masolusyunan ng issue mo sa ngipin. Eh may mga iba nga katulad nga namin magkakapatid, partner. Kumpleto yung ipin namin pero iba kalahati. Kumpleto meaning nandiyan sila lahat, 'di ba? Pero iba kalahati. Kailangan tipak na kasi. Correct, tipak na, bulok na partner. Bulok yung kalahati. Oo, bulok yung kalahati. Brown na yung kalahati, partner. Hindi pa pinapabunot kasi mahal. Totoo 'yun. Or pwede rin namang siguro kulang talaga tayo sa education noon. Correct. Or diba? Pwede rin naman partner na hindi pa ganoon kaarte yung mga tao noon. Posible din. Oo, kasi ngayon talaga naman na may makikita ka talagang ang puti-puti-puti-puti talaga ng ngipin. Parang ngipin po ba yun o chiclet? Yung totoo. Yung kasi ngayon uso na yung veneers, 'di ba? So uso na yung mga fixed bridge veneers, mga ganyan. Nung mga unang pa na mga early 2000s o mga pag merong mga nagpapa-veneers, nakakagulat talaga sila. Parang grabe, puti-puti-puti-puti naman ang ngipin mo. Grabe, mas malinis pa siya sa pagkatao mo.
Pero partner, nasabi natin to last week, pero syempre hindi naman lahat na nakikinig sa atin last week. Eh, nakikinig din ngayon. Oh. So, ano natin, ito ibabalik. Ibabalik po lang natin yung isang napag-usapan natin last week. Napakarami pong mga dentista ang nagrereklamo nowadays. Oh. Sabi po kasi nila, bakit po ganon? Yung mga tao merong budget para sa iPhone 15. Yan, ako! May mga budget para sa Samsung Fold 5. May mga budget sa kung ano-anong mga kaartehan, mga mamahaling bagelya, mga mamahaling mga lugar na pupuntahan, mga vacation na malulupet, pero ang mga bagang po nila bulok lahat. Bakit ganon? Ito naman yung pagtatanong lang, yung para bang okay lang sa'yo na maganda yung bag mo kahit na mabaho yung hininga mo. Kahit may halitotis ka, gingivitis, tsaka mga bulok na bagang, okay lang. Basta importante, naka-iPhone 15, diba? Oo, naka-BL. Correct! Diba? Ganon. Naka-BL ka 15 days. Yeah. O, taray. Oh, pero yung ngipin mo, 15 years nang humihingi ng hustisya. Hindi mo magawa ng paraan. Totoo may yun, ganun. No? Alam mo, I guess, partner, siguro, talagang hindi mo ran, ito yung rant ng iba kong mga kaibigan, mga dentista at mga nababasa ko, no? Pero hindi mo naman din mapipilit kasi kanya-kanya talagang priorities yung mga tao. Totoo yun. Sa totoo lang din. Hindi, tsaka nasanay tayo, no, yun nga eh, parang nabubuhay tayo everyday. Aminin natin sa mga sarili natin, nabubuhay tayo to meet the demands of the society. Mm. Aminin natin. Ano ibig sabihin ng meeting the demands of the society? Kailangan pleasing tayo lagi sa paningin ng ibang tao. Mm. Natatakot tayong masabihan ng hindi maganda. So hindi ka natatakot na sabihin, excuse me, ang ulam mo ba kanina ay basura? Diba? Kung ano yung hinahanap ng maraming tao, which is maganda, kailangan pleasing to the eye. Tama. Yun yung lagi nating minimita. Aminin nyo, tingnan mo, bihis na bihis tayong lahat, pero tingnan nyo yung mga underwear nyo isa-isa. Huwag ka nga diba? Magulo. Nangaano ka aga-aga. Nicole Yala left the group. Oo. Kasi yun ang nakikita ng tao. Huwag ka na nga. Ulit-ulit. Quiet. Aminin nyo lahat. Huwag ka na. Ayaw namin umamin. Umuwi tayo lahat mga... Check natin mga una natin. Totoo yan. Ang arte-arte-arte sa mga pormahan. Pero yes. Kailan ka huling nagpalit ng bedsheet? Kapag halimbawa nasa partner, nasa mga hotel. Oh, diba? Oh. Parang may mga nakalagay doon. Overnight ka lang naman. Tsaka may mga sa mga hotel, may mga nakalagay doon ng mga reminders na ways para to take care of the environment. Oh. Ibig sabihin, yung tuwalya, wag mo sasayangin. Kung talagang kung pwedeng i-reuse yung towel, kapag hindi, ibig sabihin, ilagay mo sa floor, ibig sabihin lalabhan na. Oy, kung makalagay sa floor, akala mo hindi akala mo lagi nagpapalit ng towel sa bahay. Ang tanong, diba? Ilang linggo bago palitan yung tuwalya? Hanggat hindi mo nararamdaman nangangati at tinatigawad ka pag pinapahid mo sa mukha, correct. Hindi mo papalitan yung bath towel. Tama, mo Tama, eh. Totoo diba? Yan. Alam mo kahapon, pumunta kami sa somewhere. Tapos sabi ng asawa ko sa akin, uy, bumili naman tayo ng towel. Tapos kasi na-realize namin, yung anak namin, si Princess, syempre, twin, 10 years old, mag-11. Yung towel niya, partner, nung bata siya na frozen, yung pa rin yung towel niya. So pag binalot niya sa katawan niya, partner, hindi na umaabot. Imagine ko. Luma-luma na, diba? Luma-luma na. Tas, pero pag nasa hotel kayo, maka-arte. Oo, maka-arte, diba? Palitan na yung towel na yan. Totoo. Diba, pero wag ka sa bahay. Yan yung sinasabi mo, partner, na meeting the demands of society. Kung ano yung demand na society na kailangan maayos, malinis, mabango, maputi, diba, matangkad, sexy. Laging ganun eh. Laging may ganung klaseng pressure. Correct. Pero sa tunay na buhay, wala din naman tissue sa CR. Pero kapag walang tissue sa CR, super arte. Oh. Ano ba yan? Yung CR natin, walang tissue. Diba? Kasi diba? Yun, sinusunod natin, natatakot tayo doon sa hindi magandang sasabihin sa atin ng ibang tao. Mm-hmm. Kaya gagawa tayo ng paraan para maging pleasing sa kanila. So ano-ano yung mga ngayon? Kailangan maganda yung damit. Mm-hmm. Kailangan makinis ang kutis, maganda ang cellphone, maganda ang bag. Yan. Pero sa totoong buhay, aminin natin talaga. Sa laula talaga tayo. Tingnan yung mga underwear nyo ngayon. Sino sa atin na may magandang underwear ngayon? Pero wag ka, di ba? Pag nakita mo sa labas, bago ang damit, ang ganda ng cellphone. Yarn. Bagong palitan naman. Ano ba yung nilalagay ngayon? Yung protector? Wala na nga gumagamit ng screen protector. Ayun.
Baka pag-ingat ka ng ganyan, di ba? Pero yung brief mo, yung panty mo ngayon. Ano ba? Diba? Ulit-ulit, bumalik tayo dun sa topic na yun. Nang-iinis ka bang aga-aga, tsupera? Tamang-tama. Salong-salo. Tamang-tama, salong-salo. Kasi hindi siya nakikita. Oo, correct. Diba? Totoo ka dyan. Hindi totoo niya nakikita yan ng mga tao. Oo, ganun tayo. May mga ganun talaga. Kaya nga, gets natin yung mga hanas yung mga dentista na bakit ganun. Oo. Hindi nila mapagamot yung mga bagang nila, di ba? Hindi nila mapaayos. Pero bago yung phone nila. Totoo pero yun. Pero naka-VL sila ng 4 days. Yan. Ito na lang isipin nyo. Hindi man nakikita lagi ang ngipin kasi natatakpan ng mga bibig. Nakaamoy naman po yan. True. So, kailangan talagang isa sa mga priorities hindi, yan. Hindi, tsaka kapag, di ba yun yung mga sakit partner na ipapag-absent mo talaga. Oo. Yung sakit sa ngipin, yung mga yung sakit sa yan, ngipin, ulo, yan, yung mga ganon. Alam so, namin lahat yan. Correct. Dami namin chismis sa katawan. Ang tagal namin nagsakripisyo dyan eh. Correct. Sakit ng ngipin. Diba? Si Nicole na pumapasok, nag-hosting, nag-host yan. Oo. Ano? Magangipin yan. Magayong, ano, magayong kanang ano, pisngi. Kasi yung, alam nyo po, eh, yan yung sinasabi natin. Malaki na yan ha. Nasa labradio na ako noon. Yung bisa-bisa, oh, ganda-ganda ano ng gown. Ano pero, ba yun, partner? Ano tawag doon? May asawa na. Oo, oh, may asawa na. Itawag na kasalaula so, talaga. Hindi, ito naman, ito naman po, kwento po ito ng, di ba? May mga priorities ka sa ibang bagay, pero sa ibang bagay, nagtitipid ka. Yan. Parang meron kasi ako, yung dentist ko talaga wasn't available. Oh. So parang matindi na talaga yung nararamdaman ko sakit ng ngipin ko. Oh. So wala. Malaki-laki na sakit. Parang sakit pa ng ngipin ko, di ba? So ang sakit-sakit ng ngipin ko. So nagpaalam naman ako. Sabi ko, pwede ko muna patingin dun sa iba. Oh. In fairness naman, ewan ko kung alam nyo tong kwentong to ha. Pero in fairness naman, sa MOA naman ako nagpatingin. Oh. Naalala mo ba yung kwentong yung partner? Oh. So syempre medyo nagpili-pili. Hindi, parang pinili ko rin partner na pangalan ng ano, ng dentist clinic. May something of Asia. So syempre, di ba, pag of Asia, parang pang malakasang level of clinic iti. Oh. Ganyan. So long story short, nagpa-check ako ng ngipin. Parang may ginawa doon sa, parang pinastahan, hindi pa dapat yata pastahan. Ito tang malupit. Baka nagkaintindi. Correct. Hindi nagkaintindi yan. Baka kasi sobrang sakit ng ngipin ko, hindi niya naintindi yung sinabi ko. Baka ganun. So ang nangyari doon, mga kabisyo, parang hindi mo dapat sarahan yun. Kasi may healing period yun. Oo, parang ganun. Eh sinarahan, na parang permanent. Diba may mga permanent na pasta? Oo. Parang ganun. So ang sa madaling salita, lumabas sa ibang butas, yung dapat na lumabas ang ngipin. Parang ganun, hindi ko masyado matandaan. Na-infect sa madaling salita. Oo, nagkaroon ng infection. Lumaki talaga yung ano ko. Naging tatlo po yung mukha ni Nicole. Correct. Naging tatlo. E may events yung, kami sa mga susunod meron, na araw. Ano yun? December. Oo. Pasko. Nag-host po kami na dapat talaga may misa nagtitinginan kami nakataligod sa si Nicole. Kasi baka matawa siya. Hindi, two things eh. Baka matawa at saka maawa. Hindi, tsaka para hindi nga mahalata ng tao. Oo, correct. So, kasi may camera pa. Oo. Parang finofocus. So ako parang medyo gilid. Kasi nga. Naka side view lagi. Matayo mo tumingin sa akin. Galit ka ba? Hindi, dalawang bagay nga. Oo. Baka kasi matawa. Hindi, tatlo. Siyempre parang hindi mahalata. Oo. Tapos pangalawa, siyempre baka matawa ka. And pangatlo, nakakaawa. Nakakaawa kasi parang grabe. Magamagana yung mukha niya. Nagtatrabaho pa siya. Ganun talaga yung feeling ko rin, no, partner. Alam mo yung ramdam na ramdam ko, manhid na yung mukha ko. Pero go, trabaho pa rin tayo. Yung sayang yung kita. Yung talaga ng mukha niya, tapos naliningkit na yung mata niya. Correct. Ganun. So simula nun talagang never again na mapunta sa, you know, ipaprioritize mo talaga. Ba? Yes. Kasi prior to that, partner, parang nararamdaman ko na siya na masakit siya, tapos hindi ko kagad dinala. Totoo. Kung kailan ko dadalhin, yung parang nasa level 100 na siya, saka naman hindi available yung dentista ko. Ito pang malupit na kwento doon na hindi na na-resolve, mga kabisyo ha. Yung gumawa pala sa akin, hindi tunay na dentista. Pero sa MOA yun ha. Promise. Oo, I joke yun ha. Nakakatamad lang talaga minsan mag-demanda dito sa Pilipinas. Ang tagal, ang gastos. Pero sa totoo lang, ang gumawa pala sa akin, nagpasa sa akin, tag-abot lang ng pasta. Alam mo yung ganun? Tapos pinastaan ka. Oo, parang ganun. So hindi siya yung legit, parang assistant.
Hindi siya yung license. No. Parang ganun. Buti na lang na ano, na naayos. Buti na lang talaga mahaba yung buhay ko. Kaya ako partner, na-experience ko ng ano, surgery sa bag, sa ano, sa gums. Sa tuhod. Ang dami na naranasan ng katawang ko. Ang dami na pong hiwa dyan. Oo nga. Buti nga normal delivery ako. Hindi ako cesarean. Kundi dumagdag pa yung chance sa ano, sa hiwa. Oo nga, nahiwa na yung gums ko. Nahiwa na yung tuhod ko. Ang dami mga nahiwa po sa akin. Nakakalurk eh. Pero totoo yun, no? Yung sinasabi natin na minsan gumagastos tayo sa ibang bagay. Tama yung sinabi ng dentista mo, partner. Actually, marami naman na nagsabi na. Mm-hmm. Baka sabihin niya, o yung ganito, ganun dentista ni Nicole. Oo. Sabi niya yun. Hindi, magaling talaga yung dentista ko. Naman. Hi, Doc, Dr. Nina Rodil. Yes, hi, Doc Nina. Hi, how are you? Diba, na kailangan isa sa mga priorities din natin, yung oral health. Diba minsan, yung mental health, pinaprioritize natin yan. Oral, emotional health, pinaprioritize natin yan. Ganun din po yung oral health. Kailangan po natin yan. Nakakahiya po sa mga kausap natin. Hindi lang diba? Yung partner, may ang dami pong, ang daming na oral dito sa bibig po natin. Uh-oh. Na connected po sa nerves ng brain. Yes. Yun. So yun, connected sa tenga. Nasa isang ano po sila, nasa isa lang po silang tenement, diba? Yung nasa isang ano, nasa ano, nasa North Parking silang lahat, yan, 'di ba? Parang ganoon. Nasa isang tenement. So, alagaan po natin. Totoo ganyan. Yun. Pero yun nga sabi ko nga kanina, partner, hindi din naman natin masisi yung iba kasi may mga kanya-kanya silang priorities. Like noong time na tiniis ko ng tiniis yung ano, kaya ako diyata tiniis ng tiniis kasi ang dami nating ginagawa noon parang December. Mm-hmm. Tapos ang daming racket. Hindi ko talaga magagawa ng paraan na pupunta doon sa ano. Pupunta doon sa dentista, gets mo? So, ako naman, priorities ko talaga nun, rumakit. Diba? Totoo. May mga ganun eh. Parang yung mga iba, bakit, hindi naman natin sila masisisi kung iPhone 15 yung gusto nila eh. Eh, priority nila yon versus yung bagang na nagmumura na, diba? Hindi din naman natin masisi. Ito lang naman eh mga napag-uusapan lang naman na reminders. Oh, na-observahan lang. Observation lamang. Try nyo ding i-observe. May ganito tayong ugali ng mga tao eh. Diba? Pag bumili ka ng sapatos, diba, iniyayabang mo kung magkano presyo niyan. Yan. Diba? Pero pag gumastos ka sa tungkol sa kalusugan, hinayang na hinayang ka sa ginastos mo. Oo, diba? Totoo. Baliktad eh. Diba dapat gagastusan mo yung health mo. Mm. Erong ginastusan mo yung sapatos mo na iniyabang mo pa. 7,000 bili ko dyan eh. Oo, diba? Kinikwento mo pang ganon. Tama. May ganyan tayong ugali. Meron. Na dapat baligtad. Oo. Diba? Ang gagastusan natin, ang priority, yung kalusugan. Yan. Yan ang sinasabi natin eh. Naku, ito na naman po yung reminder ni Ante. Ni Tito. Yan. Ay daw, patuloy tayong mangungulit mga kabisyo ngayong araw na ito. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Have a feel good Lunes mga kabisyo. Bye-bye. This portion was brought to you by S Manufacturing Corporation, ISO certified maker. Yung parang ang yabang-yabang mo, bago yung sapatos mo, bago yung relo mo, tapos sasabihin mo mamahalin ang taas ng presyo. Mm-hmm. 'Di ba? Pero yung pangangailangan ng bunganga mo, hindi mo magastos yung health. Di totoo, hindi siya maraming ganun ha, na parang magugulat ka. Parang ang although you don't believe everything that you see on social media, hindi po lahat ng naka-post sa social media ay dapat po nating paniwalaan o dapat nating isipin na yun talaga ang totoong nangyayari sa kanila. Kasi napakarami po na mga asawa na on social media, ang ganda-ganda ng kanilang pinapakita, pero what happens behind closed doors, meaning, pag outside of social media, sa tunay na buhay, hindi naman pala talaga sila ganun ka. Mm-hmm. Hindi ganun ka, parang kung ano yung pinoproject nila na ang ganda-ganda, ang ayos-ayos sa parang walang problema, di ba? So, ganun din, minsan may mga makikita tayo sa social media na parang ang ayos talaga ng buhay nila. Tapos pag nagkasakit, manghihingi. Tapos parang i-judge mo tuloy, iisipin mo, ha? Paano nangyari yun? Parang lagi naman siyang uma-outing o lagi naman siyang pupunta sa ganitong lugar. Lagi naman siyang may work na maganda. Laging ganun yung mga pinupose. Bakit doon nagkasakit ng hihingi? Diba? Hindi natin, mag-judge tayo, pero hindi natin masisisi. Kasi una, iba yung priorities talaga nila. Totoo eh. Mas gusto nila yung mga ganitong mga bagay versus mag-ipon para sa kalusugan. May mga ganun eh. Tapos pangalawa, you don't believe everything that you see on social media. Hindi porke ang ganda-ganda ng buhay niya sa social media ay sa tunay ng buhay maganda. Diba? Kaya huwag ka magulat kung biglang nung nagkasakit nanghihingi ng tulong. Tumulong ka na lang, huwag ka nang jumadge. Ganun. Kanya-kanya kasi talagang priorities. Diba? May mga iba parang sobrang ganda ng mga gamit pero hindi mapaayos yung bahay. Mm. Diba? Bakit? Siguro hindi lagi umuwi ng bahay? Or hindi lang, hindi nila priority. Hindi nila magpaganda ng bahay. Correct. May mga ganun eh. Hindi nila hilig nila magpaganda ng katawan, ng itsura, ganun. Pero hindi nila
hilig magpaganda ng bahay. Ewa, ganyan. Mm. Kanya-kanya ka din talaga. Correct. Pero ang maganda dito, dapat yung pag-set ng priorities, ito talaga yung alam mong makakatulong. Diba? Yun nga, halimbawa, yung sa health mo, kung nag-i-invest ka ng ano, ng, o naglulustay ka ng maraming pera sa ibang bagay, diba? Dapat isa rin sa mga pag-aalatan mo ng pera o paglalaanan mo ng pera, yung kalusugan mo, kasi yun talaga yung tamang priorities. Mm-hmm. Minsan nag-set tayo ng priorities na hindi tama. Akala natin, diba? Although your preference natin 'yon, 'di ba? Interest natin 'yon na pero ang sinasabi natin dito, 'yung totoong priorities, correct, which is actually correct. Your health. Totoo, 'yun diba? Talaga ang ano eh. 'Yun ang tamang priorities 'yung sinasabi natin. Hindi na, again, hindi naman natin hinuhusgahan 'yung walang ano, walang savings in terms of ano. Hindi. Pero sinasabi natin baka sakaling i-consider mo kasi ito 'yung tama, mas tamang priorities. Kung correct. Naglabas ka ng pera sa mamahaling phone, maglabas ka din ng pera o mag-save ka ng pera para sa ano mo? Para sa health mo. Yes. Kasi yun talaga yung uulitin natin, mas tamang priorities. Ano ang scene diba, may ng mga taong hindi nag-spend ng so much sa mga material na bagay, pero yung ang pina-prioritize nila ay edukasyon ng mga anak. Nila. Totoo yun. Madami akong kakilalang priorities. Correct. May kakilala talaga akong ganyan na talagang alam mong isang kahi isang tuka sila. As in, talagang hirap na hirap, pero grabe. Ang gaganda ng schools ng mga anak. Hindi, diba? Diba, hindi naman tayo nag-judge ng mga schools, pero yung aminin na natin, meron talagang school na people look up to just the school na yan, di ba? May magandang output, tsaka mahal talaga sila, tsaka iba din talaga, may ganun. Not to judge the other schools. Pero yun talaga, parang hindi ko ilalagay anak ko dun sa school na masabi lang, yun, ganun. Ilalagay ko siya kahit mahirapan na ako, hindi kami kumain ng maayos, hindi kami makakain ng 3 times a day. Mm-hmm. Di ba? Basta ang alam ko, mabibigay ko sa kanya yung maayos na eskwelahan. May ganun. Correct. Yung sinasabi natin, baka lang i-consider mo, diba, na meron kang isacrifice sa ibang bagay at ilaan mo sa mas tamang priorities. Yes. Pero then again, ulitin lang po namin, kanya-kanyang priority talaga yan, diba? What may seem like ito yung mas tamang priority for others, para sa iba, wali. Mm-hmm. Wali pa kay. Yarn. Kaya minsan ako may kakilala ako, sabi ko, ba't kaya hindi ako nagkaka-jowa talaga? Maganda naman. Talagang makita mo, laging nasa parlor, bagong pakulay ang buhok, maalaga sa katawan. Sabi namin, alam mo, mabaho hininga mo. Baka pag sumasakay ka ng kotse namin, umaaling kaso yung hininga mo sa busa sakyan. Ano siya? Na, ano, pwede ka magka-jowa. Ingat ka dun sa mga babaeng hindi pa, nahihirap pa magbuntis kasi yung hininga mo nakakapatay na egg cells. Ganun. Malaking ano 'yun, malaking bagay ang ano, ang oral health. Hindi naman namin sinasabi mabaho hininga namin. Ako, marami pagkakataon na mabaho hininga ko. Mm-hmm. 'Di ba? Pero alam mo kung kailan mabaho eh. Diba? Ibig sabihin, susolusyonan mo siya. Gagawan mo siya ng way. Yes, hindi kasi may mga taong hindi aware na mabaho yung hininga nila. 'Di ba? Parang putok, hindi nila alam, may putok sila. Alam mo, hindi ko gets. Kasi ako, pag nararamdaman kong diba? May bawis ako, naamoy ko yung sarili ko eh. Paano, totoo ba yun? Pag maasim na siya, siyempre, alam mo maasim na siya. Pero may mga tao talagang, hindi nila alam. Ba, dumaan ka lang, matutuba kaming lahat, hindi mo alam yun. Sa bagay, may mga ganun talaga. Tapos minsan ang hirap sabihin, no? Lalo lang kapag ka body odor kasi. Parang gusto mo sabihin sa kanya na ano, na bumili ka nga ng ganito eh. Yeah, minsan nagaragana sa sasakyan, no? Pero pag sumakay ka ng kotse niya, kasing amoy ng kilikili niya. Mga ganon. Ganon. Shoutout kay Denzel Kadatal. Sabi niya, blessed Monday morning, Kuya Chris and Ate Nicole. This is Kuya Denzel Kadatal, one of your listeners sa inyong programa. I saw your FB and IG stories, Ate Nicole, na ikaw pala ang guest host ng St. Paul National Bible Quiz during the second day of Manila International Book Fair. Opo, ang galing ng ano, yung mga estudyante, yung mga bata parte, sumasali sa Anong Bible quiz. Anong hindi, ginawa? Bible quiz, parang totoo, paano nyo nalaman yung sagot na yan? Ang galing ng pagkadulubhasa ng mga bata. Nice.
Ang tatalino. Tapos meron doon, hindi ko lang nakuha yung name, mommy siya ng isa sa mga contestants. Tapos lumapit siya sa akin kasi sabi niya, nung buntis daw siya, nakikinig daw siya sa tambalan lagi, kaya good vibes daw yung pagbubuntis niya. Tapos ngayon, yung anak niya, who's 15 years old, yan, na-meet ko yung bata. Sabi ko, akalain mo yung mga, ano, yung mga output ng mga nanay na nakikinig sa atin nung buntis sila, mga ano, lumalaban sa Bible Quiz Bee. Oh, taray. Oh, sa buhay, correct, sa tambalan ba yan? Hindi ko sure, partner, pero yung good vibe siguro. Diba? Nakakatuwa lang. Tsaka 15 years old na yung bata, ang laki na, alam mo yun. Ay, oh my God, ang tanda ko na talaga. Yan. Hi kay April Angela Valde, yan, from Quebec, Canada. Hello. Sabi ni Christopher Inciso, baka naman daw baradong ilong nung iba kaya hindi naamoy yung sarili. Hindi ko rin sure. Dan St. Cags, shoutout kay sa Oche, sa Consolacion, Cebu. Thank you sa pagtutok. Pabati daw si Miss Remy Hosson in USA, galing kay Rossi Obet Manalad. K-Flix Network sa TVH Network. Hello po. Morning. TK Valdez. Morning. O partner, ano na? May fans kan tayo today, yes, di ba? Yes. Gusto nyo ba ng 500 pesos? Oh, naku, chance mo na to. Malay mo. Naku, swertihin ka Lunes. Buhay naman, no? Sa programa ng Tambalan, meron tayong pa-fans scan. Kaya kung ready na kayo, mga kabisyo, eto na. Manila. Scan mo na. Ipapakita namin sa inyo ang QR code ng Love Radio Manila. At pag nakita nyo yung orange na yan, yan na po yung QR code. Yarn. Itapat nyo lang ang camera ng inyong cellphone. At yan na, makakasali na kayo sa ating fan scan. Kaya go, go, go! Scan nyo na po. At ating question for today is... Pakinggang mabuti sa programa ng Tambalan ang tanong. Name the movie. Okay. Ito yung popular line mula sa movie na yan. Akala mo lang wala, pero meron! Yan, ako, popular yung linya na yan. Baka alam mo anong pelikula yan. Letter A. Bata, bata, paano ka ginawa? Okay. Letter B. Bata, bata, bakit mukha kang matanda? Letter C. Pick, pack, boom. Naabutan mo ba yan, partner? Oh naman, parang pick, yan yan. Pick, pack, boom, gumising ka. Yan, parang naabutan ko. Pero ang unang unang movie talaga na napanood ko sa EDSA Central ay Iputok Mo Dadapa Ako, Vic Soto. Yan, yan, yan. So letter C, pick, pack, boom. Letter D, Tora Tora Bang Bang. So alin ang tamang sagot? Yan. Dali lang. Dali lang, di ba? Akala mo lang wala, pero meron. Anong title ng pelikula na napanood, kung napanood mo yan? O kung familiar sa iyo ang linya na yan? Yan. 500 pesos ang naghihintay sa swerteng papalarin o sa swerteng mananalo, sa swerteng fan scanner. Parang redundant swerteng nanalo, di ba? Wala namang minalas na nanalo. Oo, wala naman. Oh. Hindi, minalas na nanalo. Nanalo siya tapos ninakaw yung panalo niya. Yung pakakuha niyang premium na the hold up siya. Oh, minalas na nanalo yun. Meron pala. Meron din. Okay. Swerteng nanalo. Oo, oh, yan, Sim. So, maswerteng mananalo. Yan. Oh, mamaya, announce po namin yan. Ang tabayanan niyo yan. O si Doc Rico Samson, nakatutok, usapang ngipin daw, 'di ba? Totoo 'yun, 'di ba? Si Doc Rico ang galing din mag-alaga ng ngipin niya. Yes. Ay, Doc Rico Samson. Morning. Sa amin dati sa bayan, dalawa lang talaga yung dentista and yung sa ano nga yun, sa parang sa school pa. So ngayon ang dami na. So ibig sabihin talaga, that time, noong panahon ng mga bata po kami,
hindi mo ano, hindi mo yung accessibility sa clinic, hindi ganun kadami, mahirap sa madaling salita. Totoo. Alay ngayon parang pag pumunta ka ng anywhere mall, meron. Correct. Sa barangay mo malamang apat agad meron diyan, 'di ba? Tas meron pang public, 'di ba? Kung sa barangay hall, kung mayaman yung barangay hall niyo. Kasi may pagganoon, may mga ano tawag sila, dental mission, di ba? Correct. May mga school, may mga dental mission, may mga services na ganyan. Eh dati bibihira naman yung ganun, di ba? True. So talagang napabayaan ng mga ngipin namin ng mga bata kami. Pagalingan na lang talaga. Correct, ng guardian angel. Oo, patsapang nga ng ano ba yung mga pampatibay ng sugar cane? Oo. Tama ba? Yung tuba? Ay, ano? Yung mga sabi-sabi pinaniwalaan namin. Umatakan ng dahon ng bayabas. Oo, yung mga ganong pampatibay. Ang pangit-pangit ang lasa niya. Pero partner, aminin mo na, pagka may mga makikita kang mga for the teeth na mga eksena, may mga extract ng guava. Oo, di ba? Kasi nga, merong ano. So tama. May basehan. Kasi di ba, minsan parang naiinis tayo sa mga makalumang mga paraan. Oo. Pero sa totoo lang, like for example, mahilig ako sa oils. Yung mga essential oils. Yung mga ganon, maiisip mo, ba't ang mahal-mahal? Ganyan. Pero pagka, alimbawa, may binili ka na product, laging may ganon, lavender extract. Oh, diba? Coconut, mga ganyan. Guava canemelatic. Oh. Na mga noon, pinapanguya, pinapakuluan, diba, sa atin ng mga matatanda. Tapos babalik din pala doon yung mga natural ways. Totoo. Mga ganon. So, totoo pala siya. Totoo. Oh, may basihan, hindi adik yung mga matatandang nag-alaga sa atin nung araw. Kaya buti na lang din, di ba? Oo. Sinunod natin. Yung toothpaste nga sa bahay namin, hindi naman ganun pang malakasan talaga eh. Di ba? Yung mga ano lang, yung mga nasa sachet, at paunahan doon. Pag naubusan ka, wala ka ng toothbrush. Totoo. Hindi ka na makapag-toothbrush. Di ba? Dati partner, binubuksan pa natin yung toothpaste, di ba? Kasi sayang. Oh. Gugupitin mo. Correct, bubuksan mo, tapos gaganunin mo. Hindi ko nga alam kung talagang sadyang mahirap lang talaga tayo nung araw. O kulang yung resources. Or... Salat sa edukasyon. Or, kahit yung mga magulang natin, hindi naman ano eh. Grabe ka naman sa magulang natin, nakapagtapos naman ng college. Grabe ka sa kanila. Totoo, ako sa akin, hindi na insist na parang, ganito yung kahalagahan ng pagtutoothbrush. Oo. Kahit mahalaga naman talaga. Hindi ko, kumbaga basic naman yun. Hindi ko naman, hindi na instill. Hindi ko sure partner kung ano, issue to ng mga mayayaman. Oo. Kasi alam ko dati partner, kapag halimbawa sa school namin, syempre mga mayayaman yung mga estudyante doon. Pag halimbawa, meron ka talaga once a year na pupunta ka sa dentist, ng school dentist, dinedread ko talaga yun. Kasi for sure, yung ano ko, yung card yung ano ko, kung saan nakadraw yung mga ngipin, ang daming bilog, partner. Ibig sabihin, ang daming ginawa. Hindi, ang daming kailangan gawin. Kasi hindi naman free sa school yun eh. Kumbaga parang check-up lang. So ito yung mga kailangan ipagawa mo dun sa family dentist. Wala naman kami family dentist, family doctor nga, wala din eh. Kanya-kanyang sikap lang pag may sakit, di ba? Hindi ko alam kung kulang talaga sa edukasyon, kulang na talaga sa ano, kulang sa pera. Oh. Posible. Sa bagay kami rin, yung mga bata kami, kumbaga, di namin na, alam namin mabaho yung ano, yung hininga namin, pero hindi namin parang pinangarap kasi pare-pareho lang naman kami. Oo, correct. Pare-parehas diba? Lang. Lahat ng mga classmates namin mababaho hininga eh. Mm-hmm. Mga ganun. Alam mong may something. At siguro may isa na ano, may isang ano pumasok na mabango hininga. Mm-hmm. Pero tsamba lang 'yon. Nagkataon lang. Meron yung kakabili lang ng toothbrush. Oo, correct. Ano, o kaya meron yang kamag-anak galing sa US, nagpatala ng toothpaste at toothbrush, ganun. Pero otherwise pare-parehas ng hininga. Oh. Alam mo, meron akong core memory na ganyan nung bata ako. Pero in fairness, kumakain naman kasi ako ng ano, spicy pusit noon. So, sa school, kaya pag nakikita ko siya hanggang ngayon, na matanda na ako, ewan ko kung natatandaan niya. Pero syempre, ayoko na paalala. Ano tawag doon? Di, nagsusulat ako sa mesa. Tapos, kasi may school work. Tapos kumakain ako ng spicy pusit. Siyempre, di ba, alam mo naman, pag seafood, pusit, na mga dilis, di ba? Alam naman natin na, dinikit niya yung ano, yung mukha niya sa mukha ko. Tapos yung tingnan, what are you doing, Emmy? Gumanon siya. Tapos sabi ko, I'm doing ganyan. Tapos talagang yung hininga ko, siguro talagang ano, umano siya talaga. Umalingasaw. Umalingasaw talaga. Hindi ko talaga makakalimutan, partner. Ano umalis niya? Talaga siya, nagulat siya.
In fairness, kumakain naman ako ng pusit. Hindi niya kinaya at kunento niya sa kaklase. Hindi ko makakalimutan kasi umalis siya. Tapos kunento niya, you know what? I smelled Emmy's breath. Eh, ganun pa naman yung amoy ng pusit. Ng pusit. Diba, yung ano part, yung spicy siya na oh, ano, yung may parang... Nakalagay sa Ziploc. Nakalagay sa ano, yung yun, yung mamahaling plastic may, na may, ano. Diba may dilis, may pusit. Yun, yung ganun. Parang ano, dito, favorite ko nung sa Star City, yung inihaw na pusit. Mm-hmm. As in, dati madalas akong ano, madalas akong... Wala na ba ngayon? Hindi ko kasi, hindi ko na kasi... Hindi ka pa nag-iikot sa Star City ulit. Meron pa naman, pero hindi ko na siya naabutan masyado. Mm-hmm. So one time, kumain ako, tapos pumasok ko sa recording, and andun yung isa nating ano, shala-shala na DJ, mm-hmm. si Tommy Tambay. Oh, oh. Pagpasok ko pala, ngumunguyang-nguyang ako, oh my God, what's that smell? Isang kwarto na yun, ha? Di ba kami magkalapit niyan? Paano na lang yung sakay nung dinikit niya yung mukha niya sa mukha ko? Nakita niya umunguya ako ng pusit. Ganun kasi yung amoy niya. Oh, lakas ng amoy niya talaga. So, OMG, fair. What's that smell? Tapos ang ingay pa ni Chuber kumakain. Ang sarap kasi noon. Ang sarap kasi noon. Gusto ko tuloy ng pusit. Anyways. O siya, salamat na marami sa lahat ng mga nakatutok sa amin this feel good lunes. Yes. Fans ka na, iscan nyo lang po yung QR code. Mamaya tayo ulit, partner. 9:20-ish. Yes. Isa na namang kwento mula sa ating mahiwagang Bornay. See you. See ya.